Lihim na mayaman. Kabanata 1246. Nagulat si Alexander Yang. Hindi niya akalain na ang mountain and sea heaven immortal mula sa 1,000 taon na ang nakalipas ay talagang makikipagdigno sa matandang dragon na ito. Higit pa rito, nakatali siya sa hindi maarok na matandang dragon na ito. Panginoong Dragon King, sino ang tagapagtanggol ng bundok at dagat na talagang makakatali sa iyo? Mahinang tanong ni Lord Turtle. Siya ay hindi isang tao ng kaharian na ito. Siya ay umalis sa kaharian na ito 1,000 taon na ang nakalilipas. Bago siya umalis, nagbasa siya ng ilang mga salita para sa akin na dalhin sa kanyang kahalili. Ang matandang dragon ay mahinahong umiti at sinabi. Alam ko na ang tungkol sa pamana ni Alexander Yang mula sa mababang kaharian. Nahanap lang kita pagkatapos mong tumuntong sa Heaven Abyss. Dahil sa iyo kaya mayroon kang mga kwalipikasyon upang tunay na tanggapin ang mana na iniwan ng Mountain and Sea Suppressing Sect. Natigilan si Alexander Yang. Wala siyang narinig tungkol sa tunay na mana sa Immortal's Cave of the Mountain at Sea Immortal, kaya wala siyang ideya tungkol dito. Nang makita ng matandang Dragon King ang tulalang ekspresyon ni Alexander Yang, halatang hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Mabagal niyang sinabi, ang Mountain and Sea Immortal ay isang mapagmataas na tao. Paano niya maiiwan ang pangunahing pamana? Bagamat nilinang mo ang Stellar Body Refining Incantation at ang Heavenly Cycle Stellar Technique, hindi mo pa naiintindihan ang iyong tunay trump card. Nagmula sa Heavenly Court of the Deserted World ang Mountain and Sea Protector, kaya marami siyang magagandang bagay sa kanya. Kung ano ang naiwan niya, hindi ko alam. Senior, matagal ka nang nabubuhay, kaya dapat mong malaman ang tungkol sa lahing demonyo. Dahil ang Heaven Immortals of the Mountains and Seas ay nasa ibabaw pa rin ng Blue Star 1,000 taon na ang nakalipas, bakit hindi mo inimbitahan ang Heaven Immortals of the Mountains and Seas para tulungan kang harapin ang Demon Race? Mahinang tanong ni Alexander Yang. Sa kanyang palagay, hindi maarok ang lakas ng matandang dragon na ito. Dagdag pa, ang matandang dragon na ito ay isang Mountain and Sea Heaven Immortal na ang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa lumang dragon. Sa oras na iyon, kahit ang mga demonyo ay hindi maglalakas loob na maliitin ang kanilang pinagsamang lakas. Si Lord Turtle ay tumingin din ng mausisa sa matandang dragon. Maaaring hindi alam ng iba, ngunit alam niya na maaaring lumahok si Lord Dragon King sa labanan 2,000 taon na ang nakalilipas. Siya lang ang nakaligtas. Ang matandang dragon ay tumingin sa kanilang dalawa na may ngiti na hindi isang ngiti at mahinang sinabi, paano mo nalaman na hindi kami nilusob ng tagapagtanggol ng bundok at dagat ang lahi ng halimaw 1,000 taon na ang nakalilipas? Hindi kaya wala kayong magagawa sa Demon Clan above Blue Star. Hindi napigilan ni Lord Turtle na mapasigaw sa alarma. Sa kanyang pananaw, ang lakas ni Lord Dragon King ay ang kisame ng mundong ito. Kung kahit ang matandang Dragon King at ang isang nangungunang powerhouse ay hindi kayang harapin ang mga demonyo, gaano kaya kalakas ang mga demonyo? Nagulat din si Alexander Yang sa kanyang puso. 1,000 taon na ang nakalilipas, alam namin na ang pamilya Gan ay may kaugnayan sa lahi ng Diablo. Pinatay ko ang 1 Heaven Immortal ng pamilya Gan gamit ang Mountain Suppressing Mountains and Seas, ngunit pinigilan ng matandang bastard na iyon, ang ninuno ng pamilya Gan, Chen Kun, at 1 dalubhasa sa demonyo. Kung hindi dahil sa katotohanan na hindi masama ang ating mga lakas, baka hindi tayo makakaligtas 1,000 taon na ang nakakaraan. Bumantong hininga ang matandang dragon at nagpatuloy. Pagkatapos noon, nakipag-ugnayan ako kay Xuan Yuan Wo. Muli kaming umakbay sa Gan Clan, gustong malaman kung gaano kalakas ang mga nakatagong demon forces. Parang inaalala ang nakaraan, ang mukha ng matandang Dragon King ay puno ng alaala. Dahan-dahan niyang sinabi, noon, handa na ang pamilya Gan. Nahulog kaming 3 sa bitag. May 4 na half-step na True God expert sa Gan Clan, at kaming 3 ang The Hado.
Sa huli, itinaya ni Xuan Yuan Wu ang kanyang buhay para pumatay ng isang kalahating hakbang na true god na demonyo, habang kami ni Zhenxuan ay lubhang nasugatan. Kinailangan naming gumaling ng halos 100 taon bago kami makabangon. Para sa ilang kalahating hakbang na true gods na lumitaw sa Gan Clan. Ang isa sa kanila ay pinalitan ni Xuan Yuan Wu, at ang dalawa pa ay malubhang nasugatan. Ang huli ay hindi alam kung siya ay patay na o hindi. Nang kami ay umatras, ang taong iyon ay mayroon lamang kalahating naiwan ang hininga. Matapos marinig ang mga salita ng matandang Dragon King, si Lord Turtle at Alexander Yang ay nahulog sa totoong pagkagulat. Pareho silang hindi ignorante na mga tao. Alam nila na ang isang tunay na Diyos ay isang kaharian sa itaas ng Heavenly Immortal Realm. Kapag naabot na ng isang tao ang tunay na kaharian ng Diyos, ang isang salita ay maaaring makapagpabago sa mga tuntunin ng langit at lupa, at ang kamay ng isang tao ay maaaring pumitas ng mga bituin at sakupin ang buwan. Hindi katakataka na ang matandang ninuno ng Xuan Yuan Wu ng Xuan Yuan family ay misteryosong nawala 1,000 taon na ang nakalilipas. Ang Xuan Yuan family, na orihinal na pinakamalakas na pangkat ng tao sa Kunlun Mystic Realm, ay muntik nang bumagsak mula sa top 4. Kaya iyon ang nangyari. Tumango si Lord Turtle. Matapos mawala si Xuan Yuan Wu 1,000 taon na ang nakalipas, ang mga eksperto ng Xuan Yuan family ay sama-samang lumabas upang hanapin si Xuan Yuan Wu. Nagdulot ito ng malaking kaguluhan sa Kunlun Mystic Realm. Ang mga demonyo sa itaas ng Blue Star ay napakalakas. Kahit na sila ay makipagsanib puwersa sa iyong sangkatauhan. Wala tayong masyadong pagkakataong manalo. Umiling ang matandang dragon at sinabing, ang nasa itaas hindi sapat ang lakas ng labanan ng mga echelon. Napakahirap na makabawi. Sa ngayon, ang sangkatauhan ay kulang sa kalahating hakbang na tunay na Diyos, at ako lang ang nasa lahi ng demonyo. Gayunpaman, dapat mayroon lamang 2 kalahating hakbang na true God sa lahi ng demonyo. Kung mabilis kang lumaki sa punto kung saan makakalaban mo ang 1 kalahating hakbang na tunay na Diyos. Kaya pa rin nating lumaban sa lahi ng demonyo. Isang mapait na ngiti ang ipinakita ni Alexander Yang at sinabing, "Senior, huwag kang magbiro. Kahit na tumuntong ka na sa Heaven Immortal Realm, magagawa mo pa ring labanan ang lahi ng Diablo. Kailangan ko ng 20 o 30 taon pa, paano kaya ko bang labanan ang 1 tunay na Diyos? Sa kanilang antas, kakailanganin nila ng oras upang sukatin ang kanilang cultivation base. Sa kasalukuyan, hindi pa niya naaabot ang hadlang sa paghakbang sa Heavenly Immortal Realm, at kailangan niya ng oras upang pinuhin ang natural oddities. Tungkol sa pag-atake ng lahi ng Fiend, malapit na ito, at wala siyang oras. Nang umalis si Zhenxuan sa Lanxing, binigyan niya ako ng susi. Sinabi niya sa akin na ibigay ko ito sa kanya pagkatapos kong makilala ang kanyang kahalili. Ang matandang Dragon King ay umiling at sinabi, sinabi niya na ang mga bagay sa kanyang mana ay magpapahintulot sa kanyang kahalili na sumulong ng mabilis. Hindi ko alam ang eksaktong mga detalye. Ang bagay ay nasa lugar kung saan mo nakuha ang mana. Gayunpaman, kailangan mo ang susi na ito para mabuksan ang nakatagong kayamanan. Nag-improve ako ng mabilis. Nagulat si Lord Turtle. Ang tagapagtanggol ng bundok at dagat na iyon ay 1 dalubhasa na maaaring makipagkumpetensya sa matandang Dragon King, kaya natural na hindi siya magsisinungaling. Gayunpaman, wala siyang maisip na anumang kayamanan na maaaring magpapahintulot sa 1 peak na Earth Immortal na lumaki hanggang sa punto kung saan maaari niyang labanan ang 1 kalahating hakbang na True God. 1 sinaunang kahon ang biglang lumitaw sa kamay ng matandang Dragon King. Dahan-daang umangat ang kahon mula sa kanyang kamay at lumapag sa harap ni Alexander Yang. Inabot ni Alexander Yang at kinuha ito. Sa oras na ito, ibinuko ni Lord Turtle ang kanyang bibig. Panginoong Hari ng Dragon, 2,000 taon na ang nakalilipas, noong ako ay 1 maliit na itim na pagong,
Ang malaking labanan ay isang labanan sa pagitan ng lahi ng tao at lahi ng demonyo. Saan napunta ang henerasyon ng mga powerhouse ng aking ama na lumahok sa labanan? Ang tanong na ito ay matagal nang pinipigilan sa kanyang puso. Ang tanging tao sa mundo na nakakaalam ng katotohanan ay maaaring si Dragon King lamang. Tama iyan. Ang matandang dragon ay tumanggo at sinabi, ang labanang iyon ay talagang nilabanan ng mga lahi ng tao at demonyo upang labanan ang hukbo ng demonyo. Ang hukbo ng demonyo ay nagmula sa labas ng kaharian. Maraming mga eksperto at dumating sila sa landas ng bituin. Upang pinipigilan ang mga tao sa itaas ng Blue Star na masadlak sa paghihirap at pagdurusa, nagpa siya ang mga powerhouse ng dalawang lahi na ilagay ang larangan ng digmaan sa mabituing kalangitan. Sa oras na iyon, maraming powerhouses ng lahi ng tao at demonyo. May 5 true, mga Diyos, at mayroong higit sa 12 kalahating hakbang na mga tunay na Diyos. Gayunpaman, napakaraming eksperto sa lahi ng demonyo. Ang labanan ay naging sanhi ng pagbagsak ng langit at lupa at pagkabasag ng mga bituin. Hindi mabilang na mga powerhouse ang namatay sa bituin landas, at ang bilang ng mga taong bumalik ay hindi hihigit sa 1. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, bamantong hininga ang matandang dragon. Sa huli, ginamit ng ilang tunay na Diyos ang kanilang dakilang mga banal na kakayahan upang pilitin na putulin ang landas ng bituin at ganap na isara ang landas patungo sa asol na bituin. Hindi sila makabalik, gayon din ang mga demonyo. Ngunit bago iyon, isang maliit na grupo ng mga demonyo nakapasok na sa Blue Star. Sila ang mga demonyong nakikita mo ngayon. Ang lahi ng demonyo sa Demonic Abyss ay maaaring nagbabalak na basagin ang selyo sa Star Path. Kung bubuksan ang Star Path, napakahirap para kay Lansing upang makatakas. Parehong nakaramdam ng lamig sa kanilang mga puso ang lalaki at si Pagong. Alam nila na talagang hindi sinusubukan ng matandang Dragon King na takutin sila. Naubos na sila ng mga demonyo sa itaas ni Lansing. Kung mabuksan ang landas ng bituin at dumagsa ang walang katapusang agos ng mga demonyo, tiyak na hindi nila ito mapipigilan. Abangan ang susunod na kabanata.